Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay naririto muli. Napakabuti ng Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, nais ko po kayong batiin, lalo na po yung mga kapatiran sa Taiwan. Nagagalak po ako sa Panginoon at nais kong banggitin sa inyo na palagi akong nagpapasalamat sa Panginoon sa tuwing nakikita ko yung mga picture ng mga iba't ibang churches po natin sa Taiwan. Sa Dalyao, sa Luchu, sa Anan, sa Liaoning, sa Chungli, yung mga pioneering sa Taichung, at yung iba't ibang mga Bible study sa Sinchu, sa Junan, etc. etc. po. Yung mga nakikita ko ay nakakapagpasaya po sa akin. Napakasarap makita yung mga kapatiran na nagpapatuloy kahit na wala doon yung pastor. Sa bagay, nando doon si Pastora, yung aking asawa, at nando doon si Pastora Bon ngayon. Palaging maraming tumutulong na mga kapatiran mula sa sentro na doon sa mga gawain sa Taiwan. Pero yung makita mo na nagpapatuloy yung mga kapatid po. May mga Bible study nga po sa Taiwan, hindi ko pa nakikita hanggang ngayon na nabuksan ng mga kapatid. Kaya saludo ako sa Panginoon sa mga ginagawa niya sa buhay ninyo dyan sa Taiwan. Magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Pero malapit na po ako makabalik. Sa Wednesday na po yung flight ko papunta dyan. At ang una kong dadalawin ay yung sa Chumli. Purihin ng Panginoon. Good morning po sa bawat isa sa atin. Magpalain po kayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa umagang ito. To God be the glory. Lord, napakabuti niyo sa amin. Pagkababalikan namin ang aming buhay, sabi dun sa isang awit, on the pages of my life, you have revealed your glory. Talagang puro kadakilaan yung makikita namin. Pagbabalikan namin yung aming buhay, itinaguyod talaga po kami ng inyong masaganang biyaya, katapatan at pag-ibig at kapangyarihan. Kaya't salamat po. Salamat din sa patuloy na pag-aaral namin na ipinagkakaloob ninyo. Sa inyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Luke chapter 23, verse 39 to 43. Salamat sa prayer, Sister Shireen. Pagpalaing kayo ng Panginoon dyan. Saan nga ba, Sister Shireen? Sa US yan, ano? Okay po, Lucas chapter 23, verse 39 to 43. Pakisulat niyo po, Luke chapter 23, verse 39 to 43. Nagpapatuloy po tayo sa nangyari sa Panginoon nung siya ay nakapako sa krus. Verse 39. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Tandaan ninyo, pinatawad na sila ng Panginoon. Isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. 43. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Mga kapatid, una sa lahat, hindi po nakalagay sa Biblia yung pangalan ng dalawang kriminal. Sa tradisyon ay merong ibinigay na pangalan dito sa kanila. Si Estas at saka si Dimas yata. Pero hindi ko sigurado, no? Pero wala pong nakalagay sa Biblia kung ano ang pangalan ng dalawa. Okay, so ano ang sitwasyon? Nakapako silang tatlo, nasa gitna ang Panginoon. Yung isa sa kanila, kinukutya ang Panginoon.
Sabi ng isa, iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Anong klaseng kaligtasan yung gusto nitong isang kriminal, yung kumukutya sa Panginoon? Kaligtasan sa pisikal. Ang gusto ng isang kriminal, ipakita ng Panginoon na kaya niyang bumabaron sa krus. At pagka gagawin niya yon, idamay niya na rin yung isang kriminal. Iligtas mo sarili mo. Idamay mo na kami, no? Sabi rito, pati na kami. Kaya lang, sinagot siya nung isa pang kriminal. Sabi nung isang kriminal, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Kailangan maintindihan natin yung mga, yung sinasabi nitong isang kriminal, ano po? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw, pinaparusahan ka rin ng kamatayan. Kumbaga, pare-pareho tayo na paparusahan ng kamatayan. Dapat lang na parusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan, pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Tayo, nararapat lang tayo na patayin. May mga ginawa tayong kasalanan. Pero ang taong ito, wala siyang ginawang masama. Now, hindi natin alam kung paano nakilala ng kriminal ang Panginoong Jesus. Ang alam natin, marahil ay naroroon din siya sa palasyo ni Pilato dahil nahatulan din sila eh. Marahil narinig niya yung usapan, di natin alam. Pero to declare na ang taong ito ay walang kasalanan. Dahil ba sa narinig niya si Pilato na nagsasabi na wala akong kasalanan na narinig na nakikita sa kanya? O dahil ba naobserbahan niya ang Panginoon? Nung narinig niya ang Panginoon na sinasabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Hindi natin alam. Ito, walang kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. What a bold request. Yung isang kriminal na walang, hindi natin alam kung gaano siya kahabang maging kriminal, gaano katagal. Pero itong kriminal na ito, what a bold request. Jesus, alalahanin ninyo ako kapag kayo'y naghahari na. Tapos, yung pangalawang sinabi ng Panginoon sa krus, ano sabi ron? Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. So, maliligtas yung kriminal. Ito nga ang isa sa mga, yung kriminal, ang tawag ko sa kanya, isa sa mga unang nakasumpong ng kaligtasan. Yung kriminal pa. Ano ba ang meron doon sa kriminal na yon? What was special about this criminal? Number one po, naniwala siya na ang Panginoon ay may kakayanan na magligtas. Naniwala siya na ang Panginoon ay may kakayanang magligtas. And take note, tignan niyo yung pagkakaiba ng dalawang kriminal. Yung isa, ang gusto niya, kaligtasan nun laman. Ayaw nung isa na mamamatay. Iligtas mo na yung sarili mo. Idamay mo na kami. No? Physically. Pero itong isa, itong mabait na kriminal, ang gusto niyang kaligtasan, hindi yung kaligtasan ng physical niya. Ang gusto niya yung kaligtasan ng kaluluwa niya. Alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ibig sabihin, sa kabilang buhay. Po, hindi natin alam po. No? Tanong ni Sister Shireen, nakasaad din po ba sa Bible kung nasa kanan o nasa kaliwa yung criminal dito sa Lucas? Hindi na binanggit dito. Basta yung isa sa kanila. So, balik tayo ron. Ang gusto niya, alam niya mamamatay siya. Alam niya rin na mamamatay ang Panginoon. Alam niya na silang tatlo ay mamamatay noong time na yon. Pero bigla niya sinabi, pag maghahari ka na in your kingdom, remember me, alalahanin niyo ako. Hindi na yung physical ang tinutukoy niya noon. Ang hinahangad niya ay kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ngayon, bakit napaka special nung kanyang pananampalataya? At mga kapatid, yung mga alagad nga ng Panginoon, hindi nakapagpakita ng ganitong katinding pananampalataya. Bakit? Naniwala siya sa Panginoong Jesus nung ang Panginoong Jesus ay mukhang walang magagawa. Nung ang Panginoong Jesus ay bugbog sarado.
nung ang Panginoong Jesus ay hindi nagpapakita ng kapangyarihan. Marami mga tao naniniwala sa Panginoon nung ang Panginoon ay nagpakain ng marami. Nung ang Panginoon ay gumagawa ng himala, saka sila bumibilib, saka sila naniniwala. Itong kriminal na ito, naniwala siya sa Panginoon kahit nung panahon na ang Panginoon ay mukhang walang magagawa. Sasama ba kayo sa isang taong mukhang walang magagawa? Minsan nga sa mga pastor eh, huwag tayo dyan sa pastor na yan, walang magagawa yan. Wala akong nakita na kakayanan yan. Dito tayo sa pastor na to, galing mag-English nito. Dito tayo, maganda yan. Itong kriminal, sumama sa Panginoon, naniwala sa kakayanan ng Panginoon kahit na ang Panginoon noong time na yon ay hindi nagpapakita ng kapangyarihan. Now, yun ang totoong pananampalataya. Bakit? Eh, ang Panginoon ay, ano eh, mahina eh. Walang magagawa, mamamatay eh. Tapos bigla siyang nanampalataya. Ano yung pinampalatayanan niya? Pinanampalatayanan niya na may kaharian ng Panginoon. At naniwala siya na kaya siyang iligtas ng Panginoon pag nandoon na ang Panginoon sa kanyang kaharian. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alam niyang mamamatay siya. Pero inilalagay niya yung pag-asa niya. Kaya niyo akong iligtas. Iligtas niyo ako, isama niyo ako, alalahanin niyo ako pag nandoon na ako. Eh yung mga alagad nga eh, nung hinuhuli na ang Panginoon, nagtakbuhan eh. Pero itong... Naintindihan niyo po ba? Pero itong kriminal na ito, hindi palaging nababanggit yan. What kind of faith? Anong klaseng pananampalataya yan? Iniisip ng iba minsan, ba, pasang-awa pa tong kriminal na ito. Ha? Buti pa tong kriminal sa krus eh, naligtas eh. Hindi po siya basta-basta naligtas. Kaya siya naligtas kasi yung pananampalataya niya sa Panginoon was so pure. Ang pwede na lang talagang gawin ng Panginoon ay paunlakan yung kanyang kahilingan ng kaligtasan. Bakit? Yun na nga yung isa sinabi ko sa inyo. Naniwala siya kahit sa panahon na walang ginagawang himala ang Panginoon. Eh may mga Kristiyano sa kapanahunan natin ngayon eh. Pag walang ginawang himala ang Panginoon eh, natitisod eh. Hindi ako tinugon ng Panginoon. Lumalayo. Ay, hindi ako binigyan ng trabaho ng Panginoon. Aalis. Ay, namatay yung mahal ko sa buhay, natisod sa Diyos. Eh, ito eh, ito ang pwedeng matisod eh. Dahil hindi niyan, kaya ba ako iligtas nito? But he dared to believe. Amen po ba? Naiintindihan niyo po ba? Ano pa? He did not see any proof of the Lord's glory, but he believed. Wala siyang nakikitang kalwalhatian sa Panginoon na nagliliwanag ang mukha. Eh si Peter, James eh, kasama si John. Si Peter at si James, nakita nila nung binuhay ng Panginoon yung patay. Nakita nila nung nagbago ng anyo ang Panginoon. Nakita nila nung ang Panginoon ay nananalangin. Eh pagkatapos, hindi pa rin naniwala eh, iniwanan pa rin ng Panginoon eh. Samantalang itong kriminal na ito, walang nakitang kalwalhatian ng Panginoon. Walang nakitang sign. Mga kapatid, walang nakitang sign. Pero naniwala siya sa Panginoon. Oh, hallelujah. Kahit habang buhay ka na, buong buhay kang kriminal, tapos dumating ka sa ganung paniniwala, mamaya, ia-address ko yung iniisip siguro ng iba, eh, kaya niya lang naman sinabi yan. Gusto lang makaligtas niya eh. Hindi naman talaga siya naniniwala. Gusto niya lang makaligtas. Mamaya po, mamaya. Pero wala siyang nakikitang glory ng Panginoon. Ano pa? Ano pa yung unique sa pananampalataya nitong kriminal na ito? Alam nyo, nagpe-pray ako nitong kanina pagkatapos ng gawain ng namin kanina dito sa Dubai. Sabi ko, Lord, magpapatuloy na kami sa devotion. Ano mensahe nyo sa amin? Sabi ko, nandoon na kami sa kriminal, Panginoon. At nung ipinakita sa akin ng Panginoon yan, no? The special faith, the genuine faith of that criminal, parang napapahiya yata ako sa matinding pananampalataya nito. Si Tomas eh, lahat na yung nagsasabi, ayaw pa maniwala. Eh, samantalang ito, wala namang nakikitang himala, eh, naniwala. Eh. Ano pa? Naniwala itong criminal na ito nung
panahon na ang lahat ay kakontra ng Panginoong Jesus. At hindi siya nahiya na masabi ng lahat na naniniwala na rito sa Panginoon. Eh si Pedro ipinagkanuno ang Panginoon . Kani-kanina lang, sinasabi ng, well, hindi kani-kanina lang, simultaneous sila, pinupulaan ng Panginoong Jesus. Sige, ano mo? Tapos maririnig nila itong isang nakapako, sumasampalataya sa Panginoon. Abay, pwede na rin siyang kutsain nun. No? Harap-harapan, sa harap ng mga umuusig sa Panginoon, sa harap ng mga pinuno, sa harap ng mga sundalo, bigla niyang sasabihin na ipinagkakatiwala niya sa Panginoon yung kanyang kaluluwa. Oh, hallelujah. Hindi siya nahihiya. Eh, minsan tayo sa pamilya natin, hindi natin maipaglaban . Minsan, pagka hindi ka pinapasimba ng girlfriend mo, mas mahalaga pa yung kaligtasan, mas mahalaga pa yung salita ng girlfriend mo kaysa sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Hindi po ako makakadalo, ayaw ng girlfriend ko . Hindi po ako makakadalo, ayaw ng boyfriend ko . Pero ito, against everyone. No, hindi everyone. Nandoon yung si Maria, yung kapatid ni Maria, at saka si Maria Magdalena, at nandoon si Juan. Yung apat nandoon. Yun, naniniwala sa Panginoon yun. Kaya lang sila, hindi makapagpakita ng pananampalataya. Nandoon sila at nakikiramay sa pangit na nararanasan ng Panginoon. Itong kriminal lang. Ang hindi nahiya na sabihin sa lahat, okay, mga kapatid, mga kababayan ko, meron akong gusto ipahayag sa inyo. Naniniwala na ako dito sa nakapako na ito. Naniniwala ako na kaya niya iligtas ang kaluluwa ko. Kaya Jesus, alalahanin mo ako. Oh, ano kaya ang sasabihin ng isang, naniniwala ka pa dyan? Aalalahanin ka pa niyan? Eh kung may kaharian niyan, di dapat lumusob na ngayon. No, naririnig-rinig ko na lang yung iniisip siguro ng mga pinuno doon sa kriminal. Kita mo na ito. Nasiraan na rin ang ulo. Kita nga walang kakayanan yan . Hindi nga mailigtas sarili. Tapos sasabihin . Alalahanin siya. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Kung magkakaroon tayo ng ganung pananampalataya, oh wow. Kung magkakaroon tayo ng ganung pananampalataya, this is an unconditional faith. Walang sign of glory, walang miracles, walang healing. Basta't sumisigaw lang siya, Lord, alalahanin niyo ako. Hindi ako nahihiya. Di baling mamatay ako rito. Pero hindi ako nahihiya. Panginoon, binibigay ko sa inyo ang pag-asa ko. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hindi ba tayo nahihiya niyan? Minsan kailangan gumawa pa ng himala ang Panginoon para makapagpagtotoo tayo. Minsan kailangan may mangyari pang kakaibang bagay sa iyo, sa ministry mo, bago ka magpahayag tungkol sa Panginoon. Minsan nga may ginawa na Panginoon sa atin, nahihiya pa tayong magpahayag . Pero itong criminal na ito, hindi siya nahiya na kutsain nung iba . Inililinyan niya yung sarili niya dito sa kinukutsa na ito na ang Panginoon na yun. Oh, hallelujah. Ngayon, baka naman kaya lang sinasabi ng kriminal ito, gusto niya lang makalusot. Nagbabaka sakali lang siya. Dahil wala na siyang pag-asa. Mga kapatid, makinig kayo. Pumunta tayo sa John chapter 2. Sa John chapter 2. 10 minutes na lang tayo. John chapter 2. Sa huling talata, John chapter 2 verse 23 to 25. May isang kakayanan ng Panginoon na pwedeng kumontra dito sa pahayag nitong lalaki na ito kung hindi totoo. John chapter 2 verse 23 to 25. Nabasahin ko ha. Sabi po rito, habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumasampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. O yan na nga . Maraming sumampalataya nung nakita yung himalang ginawa . Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila.
dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. Marami na rin nagsabi na nananampalataya sila sa Panginoon nung may makitang himala. Pero ano sabi ron? Hindi nagtiwala ang Panginoon sa paninampalataya nila. Bakit? Kilala ng Panginoon ang lahat ng tao. Alam ng Panginoon yung nasa puso. Kaya habang nagsasalita itong ano na to, itong criminal na ito, I dare to say, alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso niya. At nung nagpahayag na nga ng pananampalataya itong kriminal, oh mga kapatid, kung ngayon lang kayo dumating at hindi nyo nakita, napanood yung explanation ko kanina, ulitin nyo po itong video na ito. Nung nagpahayag yung kriminal na yon, ano ang pwedeng magawa lang ng Panginoon? Paunlakan, tugunin yung kanyang kahilingan. Bakit? Talaga nagpakita siya ng pananampalataya, mga kapatid. The Lord meets us where our faith is. The Lord meets us where our faith is. At yun yung nasumpungan nung kriminal. So huwag niyong sasabihin na although napakaikli nung panahon niya, hindi siya nakapaglingkod ng matagal sa Panginoon. Pero pambihira naman yung ipinakita niyang pananampalataya. Ito yung pananampalataya na walang nakikitang ebidensya. Hindi niya pwedeng masabi na, ah, makapangyarihan kayo. Nakita ko ngayon ang kadakilaan niyo. Pwede bang ako'y iligtas? Wala. Wala siya nakikita na gano'n. Wala. Ang sitwasyon ngayon ay pamit. Pero nando doon pa rin siya, nananampalataya. Amen po ba? Kahit yung mga alagad, I dare to tell you, kahit yung mga alagad nung time na yon, hindi nakapag-display ng ganyang klaseng pananampalataya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ito ang isa, o pwede nating masabi na ito marahil, wag na lang, isa sa pinakaunang nakasumpong ng totoong kaligtasan. Bakit? Kinilala niya ang Panginoon. Pagkatapos niyang kilalahan ng Panginoon, mamamatay na rin siya nung araw na yon, langit. Marahil sabihin natin, naku, sana ganun na lang rin ako, yung criminal na lang rin ako para nanampalataya ako sa... Bay, Christian ka na nga, nagdududa ka pa eh. Eh di lalo na kung ipinanganak kang naging criminal ka, baka lalo ka na nawala. Huwag na tayo magnasa na makuha natin yung buhay ng iba. Pasalamatan natin kung nasa saan tayo ngayon. At manampalataya tayo ng totoo. Amen po ba? He was the first to experience salvation. Dahil ang kaligtasan ay dumarating sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. That if you will confess with your mouth, sabi ro, the Lord Jesus, oh wow, kinonfess niya eh, sa bibig niya eh. Sa harap ng lahat, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. And what does this tell about Jesus? No? Tatapos na po tayo. Anong sinasabi naman itong sitwasyon na ito tungkol sa Panginoon? Na pagdating sa salvation sa Panginoon. Kahapon sabi ko sa inyo, forgiveness is now. Hindi pwedeng yung forgiveness eh, may probationary ano pa. Meron pang mga requirements. No, forgiveness is now. Patawad ka na ngayon. Salvation also is now. Every time there is a cry of faith, every time there is a declaration of faith, salvation comes. Dumarating yung kaligtasan. Hindi na sinabi ng Panginoon, makikidawit ka pa. Eh, buti sana, tapos na, nasa krus na ako ngayon. Saka ka na, ano, sayang ka. Tagal ko nang aral, ngayon ka lang maniniwala. No. Sabi ng Panginoon, ngayon din. Wala nang masyadong kumpisalan, mga kapatid. Hindi na sinabi ng Panginoon, oy sige, bago kita isama, sabihin mo muna lahat ng kasalanan mo, mag-confess ka muna, humingi ka muna sa lahat ng tawad sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Sige, isa-isahin mo. Hindi na siya pinagpaliwanag ng Panginoon.
Hindi na pina-recite ng Panginoon sa kanya yung kanyang mga kasalanan. Naging sapat na yung declaration niya na Jesus, alalahanin ninyo ako. No, yung paniniwala na may kaharian ng Panginoon. Hindi mamamatay ang buhay ng Panginoon. Yung pagka namatay siya, hindi matatapos ang buhay ng Panginoon. Siya ang unang nakapagsabi na pagka namatay ang Panginoon na yon, merong kasunod na pupuntahan ng Panginoon. Yun ang isa pang matindi dyan. Yung declaration niya ay sinasabi na, Jesus, naniniwala po ako na pag namatay kayo ngayon, yung katawan niyo ay nandiyan, pero naniniwala ako na yung kaluluwa ninyo ay lilipat doon sa inyong kaharian. I believe in the resurrection. Magkakaroon kayo ng resurrection. At yung time na yung pagdumating yon, alalahanin ninyo ako ron. Magkakaroon din ako. Wow! Si Martha, oh mga kapatid, si Martha sa John chapter 11, ni hindi makapaniwala sa Panginoon na kayang buhayin ng Panginoon si Lazaro. Close friend ng Panginoon yan. Close friend ng Panginoon si Martha. Kayo, close friend ba kayo ng Panginoon? Gagaling natin kumanta ng mga praise and worship song. Magkaroon lang na matinding problema, mas mabilis pa tayong magduda. Mas masarap pa sa atin yung umiyak kaysa magalak tayo at i-declare natin na walang imposible sa Panginoon. Si Martha, tingnan ninyo. Verse 32, John chapter 11 verse 32. Four minutes. John chapter 11 verse 32. Namatay si Lazaro. Pagdating ni Maria, Martha muna tayo. Nang verse 20 po pala, sorry. Kay Maria pala yon. John 11 verse 20. John 11 verse 20. Pakisulat nyo. Verse 20. Nang marinig ni Martha na dumating na si Jesus, sinalubong niya ito. Pero si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa kanya. 23. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Martha, alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga namatay. 25. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sinabi ko? Sumagot si Martha, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming darating sa mundo. Ang layo nung sagot niya sa tanong ng Panginoon. Patunay na ang Panginoon, na si Martha ay hindi naniniwala sa Panginoon na kaya niyang buhayin yung kapatid. Dito tayo sa verse 38 po. Ilista nyo, verse 38, sabi rito, muling nabagabag ang puso ni Jesus kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazaro. Verse 39, pagdating niya roon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Martha na kapatid na namatay, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay, 4 na araw na siyang nakalibing. Hindi pala naniniwala eh. Bubuhayin na ng Panginoon, kaya alisin niyo ang bato para makalabas. Lord, wag, nangangamoy na yan ngayon. Sabi pa naman ng Panginoon doon sa verse 25, I am the resurrection and the life. Martha. Sabi ni Martha kasi mabubuhay yan sa huling panahon. Sabi ng Panginoon, kaya mabubuhay yan sa huling panahon dahil sa akin. Ako nagbibigay buhay. Eh, nandito na ako ngayon. Pwede nang mabuhay yan. Hindi mapaniwalaan ni Martha. Pero yung kriminal. Oh, hallelujah. Pero yung kriminal. Naniniwala siya. Yung statement na yon, na Jesus, alalahanin mo ako pag nando ka na, nagahari ka na. Yung statement na yon ay nagsasabi na, Panginoong Jesus, naniniwala ako na mabubuhay ako uli. Naniniwala rin ako na kayo'y mabubuhay uli. Kaya nga darating dun sa kaharian ng Panginoon eh. At pagka nangyari na yon, alalahanin niyo ako. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganitong klaseng pananampalataya sa Kanya. I-meditate po natin yan sa araw na ito. Isipin natin, Lord, ganun ba pananampalataya ko sa inyo? Na kahit wala akong nakikitang himala,
Ano yung sabi sa Psalms 22? Mula pa nung bata ako, kayo ang aking Diyos. Ganyan din yung tatlong kaibigan ni Daniel, di po ba? Ayaw nilang sumamba sa Diyos-Diyosa na, ano, sa ribulto na pinagawa ni Nebuchadnezzar. Sabi nila, kaya kaming iligtas ng Diyos namin dyan, pero kung hindi man kami iligtas, hindi kami sasamba dyan. Tulungan tayo ng Panginoon. Panginoon, tulungan nyo kami. Bigyan nyo kami ng ganoong pananampalataya. Bigyan nyo kami ng ganong klaseng pananampalataya. Lord, bigyan nyo po kami ng ganong klaseng pananampalataya. Salamat po, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Bigay ko lang yung verse sa Psalms 22. Sinulat ni Sister Shireen. Salmo 22, Psalms 22, verse 10. Psalms 22, verse 10 po, verse 10. God bless you, aking misis, si Pastora Never, at yung aking mga anak, Wewe. Wewe, pakisend uli sa akin yung susunod na 4 pages. Si Limuel, si Shalib, Evangel, malapit na ako dyan. Padala niyo ako mga picture. God bless po sa inyo. To God be the glory. Ay! Wala po tayo bukas kasi bukas ay Sunday. See you on Monday po sa devotion natin. See you on Monday. Papatuloy tayo sa pag-aaral. So, gawin nyo na lang pong pagkakataon yan bukas na mapanood yung devotion na hindi nyo pa napapanood. No? Pero sa Monday po tayo magkita-kita. God bless po sa inyo.